For sure, mommy, very excited kang makita si baby. So, ginawa ko tong video na ito para ipaalala sa'yo na may mga bagay na hindi mo dapat kalimutan pagkatapos mong manganak or by the time na andyan na si baby. So, in this video, mommy, pag-uusapan natin yung mga tips ko na sa tingin kong kailangan mong gawin based from my experience and from what I think is helpful para maging mas madali yung first month ninyong dalawa ni baby. Kasi diba, mommy, si baby, mag-a-adjust pa siya sa outside world. Can you imagine? Very silent, very comfortable yung womb mo na tinirhan niya for 9 months. Tapos, bigla siyang lalabas at iuwi mo siya sa bahay. And you, your body is still recovering from your childbirth, diba? So, first step na kailangan mong gawin is to sleep train your baby. Bakit ko sinabing importante ito? Dahil, mommies, gugustuhin mo na matrain mo si baby ng maayos sa pagtulog niya dahil kailangan mo rin ng rest as much as your baby needs rest. I think it will be very helpful dahil nakatulong yun sa akin na right from the start, yung first day na magkasama kayong matulog, ay masimulan mo na yung sleep training. I think ang isang reason kung bakit yung ibang mommies nahirapan mag-sleep train kay baby is most probably, nung first day na kasama nila si baby ay syempre, di ba, very excited ang lahat. So, karga-karga ng lahat si baby, ganyan, bright lights, ganon, kahit gabi, maliwanag, ganon. So, kumbaga, ang nangyayari dun sa ibang first-time moms, nakakalimutan nila na, syempre, kailangan mong ituro kay baby. Ikaw ang guide ni baby sa kung anong dapat niyang gawin. Can you imagine yung nag-die down yung excitement, tapos pagdating niyo sa bahay, gusto mo matulog na si baby. So, syempre, mako-confuse si baby. So, it might as well simulan mo dun mismo sa hospital. So, nung dinala sa akin si baby, hapon na yon. So, hinayaan ko lang na magsalita yung mga tao sa paligid ko, ganon. And nakargahin siya, ganyan, okay lang din sa akin. Pero, nung gabi na, I made sure na naka-dim light lang kami. So, kahit na meron akong, kunwari, iihi ako, hindi ko ino-open yung light. Ginamit lang namin yung dim light ng hospital. Even yung papasok yung ano, yung doctor or yung nurse para i-check ako, nakapatay pa rin yung ano, yung main light. Dim light lang ang gamit namin. So, isang paraan yun, mommy, para maituro mo kay baby yung difference ng night and day right from the start. Kapag na-sleep train mo si baby, mommy, magiging very convenient sa'yo yung mga bagay-bagay kasi ma-organize mo yung mga dapat mong gawin while the baby is resting. And at the same time, meron ka rin time para mag-rest. Number 2 naman, mommy, na kailangan mong gawin is teach your baby to latch at huwag na huwag kang mag-give up. Kasi yung breastfeeding, mommy, is very helpful. Super convenient ng breastfeeding. Bukod sa very healthy siya para kay baby at para kay mommy, did you know, mommies, na yung breastfeeding is one big help para mag-heal yung uterus ni mommy. And at the same time, maraming health benefits para kay mommy din yung breastfeeding. So, you have to teach your baby from the start to latch at huwag ka talagang mag-give up. Ang ginawa ko noon, sacrifice talaga. Nag-set ako ng alarm ng every 3 hours. Nung first, every 2 hours. Pero talagang medyo napupuyatan ako. So, every 3 hours, nag-set ako ng alarm na pinapa-latch ko kay baby. Kahit natulog si baby, I gently try my best to wake her up para i-latch niya yung dede ko. Kasi, mommies, the more daw na ipa-latch mo kay baby yung dede mo, the more na matututunan niya na mag-latch. And at the same time, the more na mag-generate yung breast mo ng milk. So, yun daw yung best na solution para dumami yung breast milk supply ni mommy. Actually, ako, mommies, wala akong tinik na lactation milk or lactation snacks nung time na nagpapadede ako. Number 3, mommy, gumawa ka ng routine ninyo ni baby at ituro mo sa kanya consistently kasi makakatulong na malaki yon sa'yo at saka kay baby. Mas magkakaroon ng sense of security si baby. Your routine, mommy, very helpful para sa'yo at saka kay baby. And magkakaroon ka ng chance na i-organize yung mga bagay-bagay na gagawin mo. So, let's say for example, at 10 a.m.,
maliligo si baby at 11 a.m. magnanap siya. So kapag nasunod nyo yung routine na yon at very consistent ka, your baby will get used to it. So ikaw, magkakaroon ka rin ng chance to have time for yourself and for the things that you need to do. At napakahalaga yon para sa isang mommy. Alam nyo, dati kami, nung first few days namin ni Amira, wala pa kaming routine. So ako noon, ginawa ko, sinulat ko talaga yung mga gagawin namin para ma-organize ko. And it was very helpful. So, kayo din, kung kailangan yung isulat, isulat nyo according sa convenient para sa inyong dalawa. Tip number 4, mommy, is kailangan alagaan mong mabuti yung sarili mo. Siguro hindi madali, pero kailangan mong gawin yun. Share ko sa inyo yung experience ko. Nung kami ni Amira, yung few weeks after kong manganak, napunit yung tahi ko. Alam nyo kung bakit? Kasi meron yung time na pumuwersa ako, which is dapat nag-ingat talaga ako. Wala lang, nawala sa isip ko, so pumuwersa ako. Ayun, napunit yung tahi ko. Alam nyo, mommies, kaya sinasabi ko sa inyo, you have to really be careful, take care of yourself, kasi ang hirap na meron kang dinadamdam. Syempre, kapapanganak mo. Tapos, napunit pa yung tahi ko. So, alam nyo yun, ang hirap na may dinadamdam ka habang inaalagaan mo si baby. Nakaka-stress talaga at saka very inconvenient. Imbes na medyo mas maayos yung galaw ko, kailangan mas careful pa yung galaw ko nung time na yon. So, mommies, you really have to take care of yourselves. And tip number 5, mommy, you should avoid unnecessary visit dun sa hospital during the first month ni baby. Unless kailangan ma-check up si baby or vaccination ni baby, ganon. Yung pagpunta sa clinic is actually very risky, lalo na para sa isang newborn. Can you imagine, ang mga taong pumupunta sa clinic or sa hospital are usually yung mga may dinadamdam, yung may mga may sakit. So can you imagine na i-expose mo yung newborn mo na syempre hindi pa ganun ka healthy yung immune system ni baby, 'di ba? Dun sa first few weeks ni baby. So you have to be very vigilant and careful para sa baby ninyo. And kung sa tingin mo may dinadamdam si baby, instead na itakbo mo kaagad siya sa hospital, well, unless super emergency na, try mo muna na i-observe si baby. Baka naman sakaling kumaling siya after 1 day, after 2 days, ganyan. But of course, again, I remind you mommies, if unless it is really emergency, syempre, dadalhin niya na siya sa hospital. And also, sa first month ni baby, try to avoid yung mga visitors muna. Kasi sometimes, yung mga visitors, sila yung nagdadala ng virus dun sa bahay ninyo. Like I said, mommy, kanina, pag ikaw may sakit ka, mahirap mag-alaga kay baby. The more na mas mahirap pag si baby naman ang may sakit. So, you have to prevent baby from getting that virus from the hospital or from visitors, ganon. And lastly, mommy, which I think is very important para sa'yo, is you try your best to make time para makapanood ka ng empowering videos or makausap ka ng mga tao na makakapag-empower sa'yo. Kasi mommies, alam nyo, during the first year of motherhood, especially sa first week of motherhood mo, it can be very challenging. You're bursting with emotions, yung hormones mo is surging. So, sometimes you can be emotional. Ngayon, yung empowering videos or yung mga tao who can empower you is very helpful para sa'yo na ma-motivate ka at ma-appreciate mo yung motherhood. Instead of yung, kasi kung minsan no, darating ka dun sa point na parang very emotional ka talaga. Ngayon, ako nun, ang nakatulong sa akin, yung mga empowering videos, sabi ko nga, napanood ko na yata lahat ng empowering videos. Kasi malaking tulong talaga yung na-motivate ka, ganyan. And if it doesn't work for you, yung mga videos, siguro maganda kapag meron kang nakakausap. Someone who can remind you na, okay lang yan, don't worry, malalagpasan mo rin tong stage na to, ganyan. Kasi in that way, maiiwasan mong mag-self-pity and mas magkakaroon ka ng eagerness to appreciate and go through the process of motherhood. So yun lang, mommies, I hope meron kayong natutunan dito sa video na ito. Thank you very much for your time. Always stay positive, mommies. And try your best to empower other mommies too. Can you show me where's the whale? Give me the
It's over there. What? The W. The W. Oh, no. No. Down. It's color red, your W. Red. There. That's W. Oh, no. That's R. Rabbit. There is W. W. Yeah. Whale. Yeah. How about the octopus? It's there. Oh, it's there. I can see it. Octopus. Orange. Yes. Octopus. Which one? I'm hungry. Again? Yes. You're always hungry. No. You just ate a while ago. Wow. Mommy, I want food. Again? Yes, you're gonna be rich. What are we gonna do? What are we gonna do?